Ano bang pangulo yan? Travel lang travel! 1, 2, 3! Yan ang sinasabi ng mga kakaliwang grupo. May bago ba? Dito sa video na to, mapapanood natin yung sagot ng ating pangulo regarding that chismis. Ano orin natin? Bakit ba ang pangulo ay travel lang travel? Ang dami namang problema sa bansa. Ano ba ang, sa tingin po ninyo, mahal na pangulo, yung travel ninyo na talagang merong immediate effect sa mga Pilipino? Ay, hindi. Proseso yan. Matagal. Proseso yan. Hindi yan yung pupunta ka, tapos kakausapin mo yung korporasyon, nagustuhan ka, ito malaking pera, sige, sayo na. Hindi ganun. Magpapakilala muna tayo. Dahil pagka hindi tayo bumiyahe at nagpakita dyan sa mga conference na yan, hindi tayo iniisip. Wala sa isip nila ang Pilipinas. Siniisip lang nila, dito tayo sa Vietnam, dyan tayo sa Indonesia, o doon tayo sa China, doon tayo kung saan-saan. Hindi Pilipinas ang iniisip. Kailangan natin ipakita ang ating ginagawa para naman mapaganda ang potential na investment nila na dadating nila dito sa Pilipinas. Yun ang aking yun ang halaga ng mga biyaheng 'yan. So ayan, siguro alam niyo na kung ano sagot. Yan ang mahirap sa inyo eh. Pagka paupo-upo, pag hindi nagta-travel, sasabihin niyo paupo-upo. Pagka naman pupunta sa ibang bansa, sabihin niyo travel lang travel. Walang lulugaran sa inyo eh. Ganto kasi 'yan. Diyan makikita kung gaano kaseryoso ang pangulo sa ginagawa niya. Parang nung nanliligaw ka, paano malalaman na seryoso ka? Sasabihin sa inyo ng magulang, hindi naman nagpupunta dito yung nanliligaw sa iyo. Diba, anong ginawa mo para mapakita mo sa kanila na seryoso ka? Talagang binisita mo sa bahay nang harana ka pa. Kasi kung hindi ka masyadong seryoso, 'di ba? Patawag-tawag ka lang, pa-text-text ka lang, 'di ba? Ganun lang kasimple 'yon. Kaya ako nauunawaan ko yung ginagawa ng presidente natin kung bakit siya nagta-travel. And it's a process. Hindi siya yung katulad ng ito pera sasabihin sa iyo ng mga investor. Yung nga sinabi ni BBM, 'di ba? Huwag tayong masyadong mga hanash. Tsaka alam niyo sa nakikita ko, maganda talaga yung ginagawa ng pangulo natin. Alam niyo sinasabi ng mga iba dyan, ang taas-taas naman ng sibuyas. Ano ba naman yan? BBBBM? Ano na kami? Talaga naghihirap na kami dahil sa sibuyas niya. Akala ko ba bababa yung sibuyas? Akala ko ba ganito, ganyan? Akala ko ba magiging 20 pesos ang bigas? Akala ko ba ang sibuyas? Ganyan. Yun ang nakikita nyo. Pero hindi nyo nakikita yung good side. Ano yung good side? Hindi nyo ba napapansin? Imbis na tumaas ng tumaas ang gasolina, akala nga natin aabot ng 100 ang gasolina, pero tingnan nyo, pababa ng pababa ang gasolina. Bakit yun hindi niya nakikita? Ano nakikita nyo? Anay mali. Sa paningin nyo. Kakadismaya naman. Ayang naman yung boto ko. Paniwala ako. Siya binoto mo? Really? Style nyo lang yan. Para magmukhang isa kayo sa 31 million. Don't me. At ito pa, meron pa akong narinig. Ano ba naman yan sa mga travel-travel nyo? Mga nakaano pa kayo, kasama nyo pa yung mga ganito, si ganyan, si ganon, si ganyan. Alam nyo ba, business class yung mga ginagamit ninyo. At paka ano ninyo, kaba ng bayan yan. Ushu! Kung totoo, di ata nabigyan ng pwesto. Tinabla ata. Kasi hindi nireplyan. Ay nako, huwag kayong magpapaniwala sa mga ganyan. Kasi akala ninyo nagmamalasakit sila sa bayan. Pero ang totoo, sinisira nila yung pangulo. Basta tayo, trust the process. Kaya nga natin binoto itong presidente na to dahil nagtitiwala tayo sa kanya eh. Ngayon pa ba? Di na baling parang akala ninyo mabagal. Mas okay na sa akin yon, yung slowly but surely. Ito pa! I-add ko lang bago tayo matapos. Yung pabahay na sinabi ni PBBM. Buong termino niya or sa 6 years niya, magpapatayo siya ng 6 million na houses. At nasimulan na nga. At noong mga nakaraang linggo, ay namigay na nga ng mga bahay. 30,000 houses. Grabe! Mga nasa 6.8 million daw ang mga families na walang bahay. Roughly, halos lahat mabibigyan sa buong term ni PBBM. And sana, magtuloy-tuloy ito. Antay lang tayo.